Hindi ko lang mapindot, naninigas yung kamay ko. Oh, grabe, taas na pala kami. Teka lang, naninigas yung kamay ko. Dalta kong gloves. Mahirap ang naninigas at nilalamig ang kamay. Mamaya kung kailan kailangan mo magpreno, hindi mo mapiga-piga. Ah. Okay. Oh, let's go, let's go. Grabe, grabe yung view. Sarap baunin ng mga nakikita rito pagbaba. Oh. Langi ang ganda, oh. Wow! Wow! What the? Napakaganda. Ayun! Ang pababa ng Pangasinan. Kala mo painting eh, oh, pag nakikita mo. Bayan, Je. Uy, 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 uy. Umiiwas ka pa sa akin? Away na ako lahat. Umiiwas ka pa? Huwag ka na umiiwas. Magbalik ka. Lahat tumitingala ka. Uy. Oo, ganda ang itsura pag tumiiwas. Oh. Babay na. Babay na, babay na. Ha, miss ko na nalaga ako. Yan na ikaw. Ano, men? Uli, pagbabalik namin. Salamat. Salamat, motovlogger. Motovlogger, ingat kayo, motovlogger. Babay po. Babay po, babay ingat. Po. Salamat. Idol. Idol. Idol ko kayo, mga ibos. Iniiwasan mo kami? Pagdating namin, ikaw yung wala. Tapos ngayon nandito ka, kami naman paalis na. At least nagpang-abot naman tayo. Idol, ingat. Sige. Sila Boy P at Ate Prish, eh, maagang umalis para mamili. Tito, ayos na po kami. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. Ah, si Tita. Tita! Ayos na po muna kami. At kailangan muna umuwi. Baka mapalo na po ng asawa eh. Salamat po. Paano? Until next time, Spike. Asya, kailangan natin magdasal. Lord, thank you sa lahat ng biyaya. Thank you sa ilang araw na pagstay namin dito at ginabayan mo kami sa mga pinuntahan namin. Hindi mo kami pinabayaan. Maraming maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ha? Let's go. Boss! Salamat! Higi po. Alas 8 ng umaga, kung di ako nagkakamali dahil wala tayong orasan. Pagkakamali naman ng kaulapan, napaka-baba. At sa tatakpan yung kabundukan, huwag naman sana tayong ulanin sa dadaanan natin ngayon pa uwi. At gusto lang din namin makita nila sa dig. Ang maliko, nung panahon kasi na nagpunta kami doon, yung kalsada ron, is hindi pa talagang tapos, as in ginagawa pa. Kung napanood nyo na or kung papanoorin nyo ang aming North Luzon Loop na kasama si Jawo, na pumunta kami ng Maliko Viewpoint. Doon, makikita ninyo na nung nakarating kami doon, 2 years ago, ay talagang ginagawa pa yung kalsada. Sana huwag tayong ulanin at kung ulanin man tayo, handa naman tayo. Meron akong dalang kapote. Ito naman talaga yung isa sa preparation na ginagawa natin para sa level 2 ng Cordillera. Ngayon ay na-adapt na rin mismo ng aking katawan yung lamig dito mismo sa Nueva Vizcaya. Which is halos parehas lang din siguro nang sa Cordillera. Ayun, maambon na nga. Maambon.
Maambon-ambon. Umagang blessings. Ambon. Yeah, bless tayo ni Lord. Grabe, tumatagos yung damit ngayon ah. Mamaya, pag lumakas-lakas yung ulan, isusuot ko yung ano ko, gloves cover para sa ulan. Para sa ganun, di babasa itong suot-suot nating gloves. Mukhang pagdating natin ng Maligo, wala tayong makikita ron ah. Jollibee. Oh, dito yung daan ng ano, binuntahan natin ng Paambagyo. Doon sa lab camp. Pagkatapos ng field oil, itong kanan na to. Ilang, namalakas at napapasa ang aking gloves. Mahirap mag-drive nang naninigas ang kamay, yung nilalamig. Paglagay na ng cover. Maganda talaga na ang daling yung bag ay yung mga ganito, dry bag. Para hindi mabasa yung gamit na once na ganitong umuulan na. Paghihigpitan, hihilahin lang. Ayun. Para hindi rin siyempre pumasok yung tubig mismo dito. Medyo napasobra lang yata yung laki na binili kong ano, gloves ah. Parang XL yata to, dapat yung large lang pala. Sobra-sobra sana eh, sa daliri ng kamay ko. Oh, hanggang dyan lang oh. 7-11, 7-11 na lang kami. Muna mag-breakfast at hindi pa kami nag-aagahan. Para naman mainit-initan yung katawan namin. Ganun lang din pala, hihigitin to. O, ikaw na. Bili ka na. At halinhin kasi kami bumili para nababantayan yung gamit namin. Yung pinili kong kape, sinalin ko na sa lagayan ko. Tapos, nagdagdag na lang ako ng mainit na tubig sa loob. Sabay dagdag ng asukal, hindi okay pa rin. Pambaon din. Mamaya. Oras na sa'yo. Okay, all good. Tapos na kami kumain. Dios ti kumuyog kadakayo ami. Ano ibig sabihin nun? Salitang Ilocano yata ito. God bless your trip. Parang ganon. Hindi rin alam eh. Sino ba nakakalam mga Ilocano dyan? Bakit Tagalog naman yung nakasulat dun? Woo! Sarap ng lamig. Hindi pwede kaming magkalayo ni Lasadik ngayon at siya ang navigator. Baka kasi pagdating ng Pangasinan at maiwanan ako, maganda ligaw-ligaw ako nito. Bambang Nueva Vizcaya. Yun! Kitang-kita na ngayon ang tuktok ng bundok na to. Ang ganda! Woo! Sarap! Ito na kami, Maligo! Malapit na tayo! Boom! Bam! Santa Fe. Santa Fe na tayo. Dito na tayo. Hanapin na lang natin yung mismong likuan. Papasok ng Maligo viewpoint. Woo! Walang niya. Ang lalamig na yung kamay ko. Ang lamig ng hangin. Para sigurado na hindi tayo matutuyuan sa haba ng biyahe dun sa bundok. Eh magpa-full tank na tayo. 1.6 liters din yung ano. Yung gasolina na dinagdag ko rito sa aking motor. Para talaga full tank na to. After ng gas station na yon, yung save oil, konting kembot na lang,
Mararating nyo na dito sa kanan yung papasok. Ipinakita ko rin sa inyo nung papunta pa lang tayo ng Nueva Vizcaya. Kung wala kayong Google Map na tulad ko, itandaan nyo. Para sa ganun, pag napadaan kayo, alam nyo na. Imugan Falls, Santa Fe Pine Forest. Ito papasok na to, sa kanan. Ingat lang tayo sa mga madadaanan natin. Kung may mga buha-buhangin or lumot sa tabi, huwag kayo masyadong katabi. Ah, ito. May gas station pa pala. Pagpasok mo ng mismong ano, ng Santa Fe. Oh. O dyan, pwede dyan kayo. Mag-full tank muna kayo dyan. Bago kayo dumaretso. Uy, mamasama sa ang kalsada. Oh, kaya na naman ang pakiat. Palamig ng palamig. Ibig sabihin niya, merong ahas. Yung signage na yon. So, sige nga, anong tamang sagot? Huwag kayo masyadong malilibang sa mga kurbadahan dito, ha? Baka mamaya, hindi nyo napapansin, nasa kabilang linya na pala kayo. Kumakain na kayo. Eh, meron kayong biglang kasalubong. Pagsinghot mo ng hangin, parang pumapasok na kagad yung lamig sa katawan mo, eh. Ah. Welcome to Imugan. Oh, Imugan. Kaya dito yung Imugan Falls. Ingatan kung makikita natin yung Imugan Falls. Malapit lang daw sa mismong tourism, sabi ni Direk Gino. Parang ang laki ng pinagbago nito, ano, daan na to. Kasi dati, nung nagpunta kami rito, parang ang daming kalat. Pero ngayon, parang ang dinis-dinis na niya. Meron na nagme-maintenance. Para na rin pala kami nag-cordillera level na nito. Level 2. Pero alam ko, ang mali ko is kasama sa checkpoint ng Cordillera Adventure Tour. Di ko lang alam kung anong level. Pero sa level 2, wala. Tingnan natin sa level 3 hanggang 5 kung anong level yung kasama tong anong to, yung checkpoint. Grabe ang lamig. Hindi ko nag-ano mapindit yung camera ko, naninigas yung kamay ko. Mamaya makapagpalit ng ano, ng gloves. Voice. Ha? Voice camera ba? Mag-voice ba? Parang. Hindi ah. Hindi naman. Hindi. Hindi ko lang mapindot, naninigas yung kamay ko. Yung ano, malapit na naman tayo sa kaulapan, paakyat. Eto, ano na pala ito ng Imugan, yung mismong parang poblasyon or kabahayan dito. Matitindi ang mga resistensya nito pagdating sa lamig yung mga nakatira dito. Baka nga may makita pa tayong nakasando rito, eh, or nakahubad pa. Ganun na sila katindi sa lamig. Makikita mo nakasando or nakahubad pa. And Imugan Falls. Ito. Ano, puntahan natin? Ay, temporary close pala. Sayang. Asya, may babalikan pa tayo dito. Oh, grabe, taas na pala kami. Teka lang, naninigas yung kamay ko. Dalta kong gloves. Kung pupunta kayo ng Cordillera o sa kabundukan, kailangan nyo talaga ng gloves na ganito, pang lamig. Pwede rin naman siyang pang motor, eh. Mahirap ang naninigas at nilalamig ang kamay. Mamaya, kung kailan, kailangan mo magpreno, hindi mo mapiga-piga. Ah. Okay. Oh, let's go, let's go. Kung nung unang punta namin dito, nagbabakbakan kami dahil maaraw. Ngayon na makulimlim at umuulan, eh, dahan-dahan lang tayo. Mukhang papasok na tayo sa mismong ano, kaulapan, ha. Gusto natin yung natin, yellow light. Ganun eh, kita tayo. Amen! Layo pa ata. Naiwan na ako nila sa dik. Pero mabis na mamakita yun. Pagka naandun na tayo, bro. Naninigas ang lumig ba? Ito yung barangay Maliko. Japanese shrine pa doon. Maliko Tourism Assistance Center. Dito rin ang parang mga pamilyahan ng gulay, oh.
Ang daming gulay. Grado, mura lang yung mga gulay dito. Ayan o. Ang dami. Kung ang dala lang natin sa sakyan, sigurado, bibili ako ng maraming gulay dito. Eh, ang dala natin, motor eh. Diyan natin ipaglalagay yung mga papamili natin gulay dyan. Papasok na tayo ng zero visibility. Pwede mo rin mo, may shawarma house pa dito, tsaka may video. Ayos ah. Ang laki na ng pinagbago. Ang dami na rin mga ano rito. Mga kabahayan. O hindi dito yung dinana namin. O, Maliko gas station, kaso sarado. Wala pa, hindi pa nga nababawasan ng 1 bar yung ano ko eh. Gasolina ako eh. O, lumalakas ang hangin. Sakte. Woo! Yung lakas ng hangin oh. Ito na. Yung Maliko viewpoint. Ito na. Dami nga nagbago. Dati wala pa masyado dun eh. Sa mismong mga nagtitinda ng gulay na yun. Yung unang punta namin, 2 years ago. Ito na. Yung Maliko viewpoint. Ayan, lakas ng hangin. Ayun. Sigurado, pagbaba namin, pag ng Pangasinan, maaraw na. Ah, si Doggy yun. Okay ka lang dyan? Uunat-unat pa yun. Lakas ng hangin. Nadala ako. Lamig. Parang may bagyo. Ganito na makalakas hangin dito, di ba? Oo. Oh. Grabe, lamig. Inarangan na to. Dati wala pang harang yan. Anong kape kaya mabili? Ang dami rito. Meron ding malunggay. Meron ding turmeric. May mabili. Kitang-kita niya lamig na lamig ako. Meron dito yung ano na, templadong barako na. 25 pesos. Mas maganda pa may dala kayong sariling tumbler. Para nasa ganun, hindi agad siya lumamig. Lalo kung iinom kayo sa labas. Lakas ng hangin. Noong unang punta namin dito, ang mga paninda pa lang. Yung mga lutong bahay na ulam, tsaka kape. Ngayon, sobrang dami ng paninda nila ate. May mabibili na rin kayong kaping barako na nakatibag. Dami, iba't iba eh, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos meron din itong ano, itag. Ito, meron na rin silang itag. Which is 300 pesos. Wala ko ano to, isang kilo na to. Tapos yung kining is itong isa. Ito. 300 pesos din to siguro. Iyon oh. Grabe. Ito kami nag-picture nun dati. Anim kami nun eh. Anim ba? Ah, pito kami. Ito kami nag-picture nung pito kami. Sa lugar na to. Yung nakahilera yung motor namin. Ingat lang kung nakasaklop kayo rito. Sigurado ang dadalhin yung saklop nyo rito. Habang nakasuhod. Kain itlog. Pampalakas ng utot. Tapos kung magkape, eh, bumili na rin ako ng kape pa. Para kay Angel at saka yung isa para kay Patrick. Nagpapabili kasi sa akin. Tapos, Ilis, paborito ko ng asawa ko. Tsaka, ito, gusto ko matikman tong ano, parang itag. Anong tawag dito? Yung kining. Para sa bahay, alaman. Okay, tamang-tama yung ginamit. Ito lang, guys. 10W-40, yung speed metal Z8. Tamang-tama siya sa malamig at mainit na lugar. Yung ating mismong langis. Dahil kapag ang ginamit nyo kasi, yung masyadong malapot, mga 20W, ay sigurado may hirapan mag-start ang makina nyo. Kailangan muna talagang painitin yan. Sa 10W, sakto lang yun. Ito, itong kalsada na to, dati ginagawa pa to. Ngayon, oh, tapos na. Ooh! Napakaganda, oh. Ito yung dating nadatnan namin na itong kabilang side, tapos na, pero itong sa dinadaanan natin, ito yung ginagawa pa noon. Ngayon, 100% gawa na talaga. O grabe, mukhang meron na rito mo anong nangyari dito. Ah, hindi. Nabungkal yung lupa na pinagtatayuan mismo ng ano, ng rain. Kaya bumababa. Boom! Hindi naman kung gaano kaganda. Oh. Ngayon, after ng kalsada, yun namang mismong bahagi na to ang ginagawa para hindi ganun magkaroon na ng pagguho ng lupa.
Oh, ito, may bote-bote rin pala rito ang gasolina. At meron pang viewpoint dito na pwede kayo mag-picture-picture. 10 piso lang naman ang entrance at may CR pa dito. Dami na, dami ng bago rito. After 2 years ba naman, bago tayo nakabalik dito eh. Ito, nararamdaman ko na yung araw sa wakas. Dito talaga sa kabilang bahagi maaraw, sa may Pangasinan, pababa. Pero kung dun sa kabila, sa may Santa Fe Nueva Vizcaya, talagang malamig. Oh, dito, parking, anong meron dito? Ah, dito pala yung tangke. Ito ba yun, bro? Oo, oh, dito yung tangke. May entrance fee na magkano yun? Kita mo ba? Bro, eh, naano nung hangin. Open siya ng 7 a.m. to 5 p.m. Monday to Tuesday close, Wednesday to Sunday siya open. Ah, pwede rin mag-camping dito. Ayun, 150 yung ano, day camping. Bata 10. Oh, bata 10. Next time na lang. Yan lang naman eh, oh. Okay. Meron ding ano yan, meron ding level ng Cordillera na kasama ang Maliko sa checkpoint. Doon lang natin dahil. Oo, para mas maganda. Okay. Oh, yan lang naman eh, tara. Oh, yan. Medyo mahirap din kasi na sobra ang dami naming dalang gamit. Eh, iiwanan ko yung motor dito sa labas. Alam mo yun, yung isip ko na baka, ano kaya, nandun pa kaya yung gamit ko pagbalik? Diba? So, dami ba naman dalang to? Alam ang dalhin ko papasok to lahat. Di bali kung pwedeng ipasok yung motor mismo dun sa looban doon. Ay, kaso hindi naman. Yun. Matagang gawa na. Yung natatanaw ko na kalsada doon, dati hindi pa yun sementado eh. Simula dito sa may parting dito, dahan-dahan kami kasi talagang as in, inaayos pa lang yung kalsada. Welcome to Kindaw Campsite. Oh, may campsite din dito, pwede rin dyan. Na-miss nyo ba itong lugar na to? After 2 years, ako na-miss ko eh. Gusto ko makita yung update ngayong 2024 kung wala na ba tayong dadaanan na rough road at dire-diretso na. Kaso mag-iingat kayo ha, at talagang bangin itong lalaglagan nyo sa kanan. Cup of Stories. So, meron dito ang coffee shop. Lalo dun sa baba, may mga nakikita na akong parang kabahayan or coffee shop siguro yun. Marami ka ng pagpipilian dito. Delikado nga lang pagkagabi dito. Lalo kung umuulan or masama ang panahon. Kasi, ayan, hindi mo naman masasabi yung landslide eh. Mamaya, biglang mayroong ano na dyan. May malaglag na kung ano, bato or gumuhong mga lupa. Kaya ingat. Mas maganda na umaga lagi kayong babiyahe pagka dito kayo dadaan. Tsaka, parang nakikita nyo na rin yung kagandahan ng view rito pagka umaga. Yung nakikita nating mga kabundukan na yun, ang alam ko, doon din yata yung sana ng Pangasinan na napuntahan namin. Anong pangalan nun? Ano nga bang bundok yung pinuntahan natin nun sa Pangasinan? Daang Kalikasan? Daang Kalikasan at tsaka Daang Katutubo, ano? Ayun, oo, yun. Doon yata yun. Kasi ganun na ganun yung view na nakita namin na nandun kami sa Daang Kalikasan eh. Pero ano, doon tayo nang galing sa taas na yun, oh. Nangyamon, lakas pa rin ang hangin dito. Dinadala ako ba? Ang dami ko nang angkarga kay Bisti, pero kakaiba yung hangin dito. Sobrang lakas. Oh, tingnan nyo naman, oh. Yung mga damo-damo dito na matataas, talagang sumasayaw, eh. Parang hindi kayata makakadaan dito nang ang hangin ay kalmado. Talagang laging malakas. Mahirap kaya nung rito ang ano, magpalipad ng drone. Uy, ganda dun ah. Ito yung kaninang natatanaw natin, oh. May mga nagtatayo na rito ng gusali. Mga kainan, cafe. Mayayaman yan. Burado yun. Yung pagdadala pa lang ng mga materyales para magawa yung mga yan eh. Magkano na yun? Oh, ano nakalagay dito? Nueva Vizcaya. Ah, okay. Ito na yung boundary ng Nueva Vizcaya at saka ng Pangasinan. Dakti, grabe yung view. Sarap baunin ng mga nakikita rito pagbaba. Oh, langi ang ganda, oh. Woo!
Tak. Napakaganda. Ayun. Ang pababa ng Pangasinan. Kala mo painting eh, oh, pag nakikita mo. Ayun, ang dadaanan natin pababa. Ay, ngayon lang, biglang napaisip ako. Bakit nga ba tinawag na Maliko itong lugar na to? Maliko. Isipin nyo, Maliko. Maraming liko. Parang ganun eh, di ba? Marami naman talagang liko eh. As in, talagang panikurbadahan. Pero hindi siya yung Maliko kung maga inaamin mo na pagkakamali mo. Pero kung halimbawa, may mga partner kayo na hirap kayong umamin na pagkakamali nyo, yung pag-aaway ninyo, eh di dalhin nyo rito sa Maliko para masabi mo lang, maparealize mo na sa kanya na sinasabi mo na kaya kita dinala dito kasi Maliko. Yeah. Lintik na yan. Mga naiisip mo, oy. Pero maganda rito talaga, ha. Kung halimbawa kayo ay may mga partner na hindi nyo maamin sa partner nyo na kayo yung may pagkakamali, eh dalhin nyo rito sa Maliko. Para pag dinala nyo yung partner nyo dito, eh alam nga na umaamin ka na pagkakamali nyo yung nangyari sa halimbawa ang pag-aaway ninyo. Yeah. Woo! At saka kapag dito kayo nag-ride, sigurado malilimutan nyo na nag-away kayo ng partner mo. Sa ganda ba naman na makikita nyo kahit mang hindi kayo mag-usap dito. Ganitong lugar yung magandang puntahan ng mga mag-partner. Lalo na kung naka-intercom pa kayo, frequent intercom, para sa ganun, nakakapag-usap kayo kahit na dire-diretso yung inyong biyahe rito habang nakakakita ng magandang view. And ang sarap pag-usapan ng mga pangarap na gusto nyong makuha or makamit. Sa mga ganitong lugar, magandang pag-usapan talaga yung mga ganun. Or kung meron man kayong mga problema or hindi sinasabi sa inyong partner, dito nyo i-ride at dito nyo na pag-usapan. Napakasarap. Maliko, talaga marami pa ring liko bago tayo makababa. Ah, sa wakas, dito na tayo sa baba. Init! Juan, gawa kayo nga, ang init. Hangin. Oh, alam nyo na kung saan kayo dadaan. Kung gusto nyo pumunta ng Nueva Vizcaya, it's either sa may Dalton Pass, kung saan kami nang galing, yung boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, or dito sa mismong Maliko, kung saan panikabundukan naman na makikita ninyo rin, na mismong boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Nasa inyo na yan kung saan nyo gustong dumaan at kung anong gusto nyong makita. Sa Dalton Pass nga lang, eh mas mag-ingit kayo lalo kasi doon ay may mga malalaking truck na dumadaan na kayo ay makakasabay. Dito naman sa may Maliko, although 100% ng gawa ang kalsada, ay mag-ingat naman kayo sa mga landslide. Diretso na tayo ng biyahe. At ngayong araw din na to, ay kailangan ko na rin ipagawa ang aking cellphone. Dadaan tayo ng Antipolo sa kaibigan ko. Kung saan doon ko rin pinagawa dati, yung cellphone ng asawa ko, yung Redmi Note 8 Pro. Yung battery naman yung sira nun eh. Isang bar lang yung nabawas sa akin ha. Oh, tipid lang din naman. Napadaan ako dito sa gas station. Kung di ako nagkakamali, dito rin kami nagpagas ng ano, North Loop namin. Power Fuel Station, thank you. Sir, binibenta na to? Oo. Magkano? For sale, gasoline station, o, contact number. 0956-613-2715 kung interesado kayo. Ayan pa isang number. Dito yan sa may San Nicolas. Ang may-ari pala itong nasa tapat. Talagay nyo, magkano ba ang bentahan ng gasoline station? Kala mo, may balak tayong bilhin eh. Kala mo, may pambili. Motor nga, hindi pa mapaltan eh. Gas station. Time check, 5:30 ng hapon at nandito na kami sa Giginto, Bulacan. Kala ka na dyan? Asya. Ingat ha. Okay, takits na lang ulit. Chat-chat na lang. Sige, ingat. Taris na tayong biyahe. Huwag na masyadong tayong abutan ng traffic para makaabot tayo dun sa kaibigan ko. Alas 7 ng gabi. Dito na ako sa parting SM City Marikina. Konti na lang. Mararating na natin yung Kogyo. Konti na lang. Hindi tayo inabot ng alas 9. Alas 8, sigurado bukas pa yun.
Sabi ko, hintayin ako eh. So lakas, dito na tayo, Kogyo. Ayun nga ba yun? Ayun, dun. May U-turn dito. Dito yun sa parang shopping mall yun eh. Sa may baba. Ayun, Kogyo Town Plaza. Ayun tayo. Sarado. Saan ko kaya? Ito. Dahan na lang muna ako dito sa Kila Mama at mayroong pinapakuha ang asawa ko. Alamang daw. Magdaan lang muna. Eng! Ito, pachat na nga si Angel. Sabi mo, pauwi na ako. At wala akong cellphone eh. Ha? Wala akong cellphone. Kira. Lord, gabayin mo ako pauwi. Konti na lang po ito. Layin niyo po ako sa disgrasya, Lord. Amen. Thank you po, Lord. Ay. So, diretso ko na pauwi at namimiss ko na rin yung mga alaga ko at asawa ko. At tapos, pasensya na bro, Jameson. At doon ko na lang siguro sa amin ipapagawa. Gusto ko na makauwi at ilang araw na rin akong nasa Nueva Vizcaya eh. Kung nagpang-abot lang sana kami ni bro Jameson dun sa shop niya, sigurado gawa na to. Kaso hindi. Hindi umabot. So, wakas. Dito na. Hindi ko lang alam kung anong oras na. Tama na ka tayo, nakarating na ng maayos. Dito na tayo. Okay. Tingnan nyo kung gaano kalakas tong ilaw ko. Mamamatay yan. Akala nila umaga na. Tamo ha? Boom! Namatay yung solar. Hop! Pag pinatay ko, ayun ulit oh. Kala mo umaga na eh. Touch down. Ay. Ay. Musta nanay? Musta kopi? Musta mocha? Asan ang ano yun? Ang dalawang lalaki. Oh, kumusta Jarvis? O ano yung nasa ulo mo? O kumusta Jack? Ay kopi? Ano nga, sa ulo mo, ba't ano yan? Huwag na mag-away ha, huwag mag-away. Bagsak ang aking asawa, tubig na tulog. Namiss ba ang daddy? Namiss ang daddy? Ha? Namiss ang daddy? Eh? Namiss niyo ba ang daddy? Ha? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pag-explore sa Nueva Vizcaya. So sa next vlog natin ay ayusin ko muna yung mga kailangan kong gawin. Katulad ng sa cellphone natin, kailangan munang ipagawa. At ito, may nakita pa pala ako dito sa aking kay Beastie. Ito, tagas yung langis niya sa kaliwang. Ito, yung shock natin. Tsaka dito sa kanan, may tagas din. Napansin ko eh. And last check up, bago natin simulan at gawin ang Cordillera Level 2. So paano, hanggang dito na lang. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!